to say. More than just a bad place, more than just a way to heaven. What does it mean to be here? To be falling is like this. Know that we have a purpose. Here's our purpose. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Good afternoon, we are now live sa God of Truth Christian Church. Let us share our live streaming today. Magandang hapon sa inyong lahat. Today is Tuesday. Time check to be exact, 1 o'clock and 2 minutes. Sa lahat po ng mga nasa ibang bansa, magandang hapon po sa inyong lahat. The same time sa Hong Kong, good afternoon, Sister Jai Hernandez, Victoria Obehera, at yung mga nasa Middle East, Sister Victorina Angeles, if I'm not mistaken, good evening. Kay Marilyn Barrientos from Lebanon. Good afternoon. All over the world. Hatid ko po sa inyo ang mapagpalang araw ngayong hapon. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kumusta po ang inyo pong tanghalian? Kumain na po ba kayo? Nawa ay nadatnan po kayo ng programang ito sa mabuti pong kalagayan. At salamat sa Diyos dahil tayo po ay binigyan ng buhay. At higit sa lahat, kasama natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay po natin, na siyang gumagabay at nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Amen. Ano pong mga ulam po ninyo? Ayan, nagpapasalamat po tayo sa magkapatid na tayo po ay binigyan ng pagpapala. Unexpected po na pumunta rito si Pastor Liza and Sister Jean. Ayan, ang kanyang kapatid, binigyan po tayo ng
pagkain. Ayan, salamat po sa inyo pong pagmamahal sa pastor. At tandaan po natin na ang ating ginagawa ay hindi lang po sa tao, kundi sa Panginoon. At nasa biblical principle ang ating ginagawa. Isang basong tubig man lang ang ating maibigay sa lingkod ng Diyos ay talaga naman pong ibibless ng Diyos ang ating buhay more than in our own expectations. So, thank you so much. At sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon, mga kapatid. Don't forget na isama niyo po kaming mga pastor na inyo pong ipanalangin at isama sa inyo mga personal na mga panalangin. Dahil po mayroon din po kaming mga binubuno sa buhay, marami po rin kaming pagkikipaglaban sa buhay na dapat din po namin mapagtagumpayan. Kaya po ako po ay humihingi ng pagkakataon sa inyong pananalangin personal na isama niyo po kami. Kaya nga po sabi ni San Pablo ay idalangin natin ang mga lingkod ng Diyos upang sila'y maging matatag, upang kanilang maihayag nang may tapang ang mabuting balita ng kaligtasan. So, salamat po sa inyong lahat. So, meron po tayong word of the day. At habang kayo po ay nagsishare, nagme-mention ng inyong mga kakilala at pagsishare ninyo ng live streaming natin sa inyong personal account, ay meron po tayong word for the day. At ito po ay babasahin po natin. Failure are part of life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you will never change. Ulitin ko po. Failures are part of life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you will never change. Totoo po yun, mga kapatid. Pag hindi po tayo nakaranas ng failure, hindi po tayo matututo. Dahil po nagtuturo po ang mga failures natin sa buhay, ng mga nagtuturo po ito upang tayo po ay magkaroon ng knowledge paano po natin mapagtatagumpayan ang mga sumusunod na kabanata ng buhay natin. At ito ay part ng buhay po natin. At paano tayo matututo kung hindi mangyayari yon? At kapag nangyari po yon, ay magkakaroon tayo ng kaalaman at matututo tayo. At kapag natuto na tayo, ay doon po tayo magbabago. Kaya maraming salamat po. Hindi man natin ginugusto ang failures, pero dumarating po sa bawat isa sa atin, ariin po natin ito na isang karanasang makapagpapabago ng ating mga buhay. Everybody say amen. So let us proceed to our main topic this afternoon, because we are here now in our program, maturity segment. Special po ito, special edition para po sa mga manggagawa ng Panginoon. Lahat ng mga churches na gusto po na ang kanilang mga manggagawa ay lumago sa kanilang pananampalataya, ay inaanyayahan ko po kayong lahat na kayo po ay sumubaybay, kayo po ay makinig, dahil po napaka-importante sa panahon ngayon na tayo ay mayroong pananampalatayang tinatawag na unshakable. Unshakable faith na ang ibig sabihin kahit anong bagyo, lindol na dumating sa ating pananampalataya ay hindi po tayo matitinag at mauuga. So, ito ang reason bakit binigay ng Diyos ang programang ito. So, basahin po natin sa Isaiah chapter 14 verses 12 up to the following verses. Ito po ang binabanggit ni Isaiah.
Ikaw ay nahulog mula sa langit tala sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Palagi mong sinasabi, aakyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Itatayo ko ang aking luklukan. Uupo ako sa ibabaw ng bundok sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Dakilang Ama, salamat po sa hapong ito. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon. Lumalapit kami sa iyo, dinadakila at pinaparangalan ang aming buhay. Wala po kaming magagawa kung hiwalay ka sa amin. Dinadalangin po namin na samahan mo po ang bawat isa mula sa mga tagapakinig at sa mga salita mo at sa lingkod mo na gagamitin ngayong hapon. Let your power flow like a river in the name of the Lord Jesus Christ. Inaangkin namin ang malayang pagkilos ng iyong mga salita sa bawat isipan at puso ng aming mga kapatid. At hindi namin hinahayaan ang gawa ng kaaway. Spirit of destruction and confusion, I command you to depart in Jesus' name. At inaangkin namin, O Diyos, ang tagumpay na mula sa iyo. Pabayaan mo po na ang salita mo, ang aming gagawin ay maparangalan ka. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. So, this afternoon, dahil tayo ay nasa maturity segment, I would like to share to you, my brothers and sisters, about sa mga naglilingkod sa Diyos at ano ang dapat nating gawin at ano ang dapat nating pakaingatan. Ano po ba ang dapat nating pakaingatan na tayo po ay mayroon pong mga tungkulin, tayo ay leader, tayo ay pastor, tayo po ay mga tinatawag na mga believers in Christ. At napakahalaga na mayroon tayong matutunan dahil po mayroon po tayong mga tupa na pinangangalagaan. Sa mga nagla-live, mga kapatid, ay kayo'y mayroong pinangangalagaan ng mga tupa. At tandaan natin, may mga naging pastor na nag-aral sa mga Bible school, pero tinatawag silang pastor, pero wala po silang tupa. Pero ikaw na hindi nakapag-aral ng Bible school, walang proper knowledge regarding homiletics, regarding mga theological issues, ay naririto ka at naririyang ka sa iyong church na mayroong kang inaalagaang tupa. Na ang ibig sabihin, you are also qualified to be a pastor. Na ang ibig sabihin ay kwalipikado ka na tawaging pastor. Dahil isa sa mga katumbas na salita ng pastor na salita'y pagiging pastol, na ang pastol ay merong inaalagaang tupa. So once na kayo po ay pinagkatiwalaan na meron po kayong mga inaalagaang tupa, mga viewers, mga attenders, automatically, my brothers and sisters in Christ, ay may tupa kang inaalagaan. Kaya yung iba po ay parang allergy pagdating po pag tinatawag na siya isang pastor. No, huwag nyo pong ikahiya. Dapat nyo po yan na ikasaya na kayo ay tinatawag na pastor dahil po ang totoo may inaalagaan po kayong mga tupa. Kaya po mahirap po na kapag tinanong, nasaan yung nag-aalaga ng tupa? Nasaan yung pastol? Eh kung hindi mo gusto yung pagkatawag ng pastol sa'yo, eh sino yung hahanapin? Sino yung kakausapin nung naghahanap? Eh ikaw lang naman ang tinatawag na
pastol ng tupa. Hindi ka naman magtuturo na yung kapitbahay mo dahil wala naman siyang inaalaga ang tupa. Hindi naman po pwede na yung kaibigan mo ang ituro mo. Hindi naman po pwede na yung ibang pastol ang ituro mo dahil may sarili siyang inaalaga ang tupa. Kaya kapag meron po tayong inaalaga ang tupa, ikasaya po natin na tayo po ay natatawag na pastol o pastor. Nauunawaan po ninyo, mga kapatid. So, dahil po ang bawat isa sa atin ay meron pong kanya-kanya pong mga tinatawag na tungkulin, alam po natin na pinalalago tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon dahil biyaya niya lamang na tayo po'y lumalago. Not only in our spiritual level, kundi sa pamamagitan po ng maraming kaluluwang ibinibigay ng Diyos sa iyong kawan. Sa bawat programa, sa bawat churches, ano man ang pangalan ng church mo, biyaya ng Diyos na maraming dinadagdag ang Panginoon na mga kaluluwa. At tinatawag ng Diyos ang mga pangalan ng mga taong ito dahil nakatakda ang mga kaluluwang ito para sa iyong church. Na dyan sa loob ng church na ipinagkatiwala sa atin ay aalagaan po natin siya. Everybody say amen. So, ngayon mga kapatid, marami pong mga churches na sa biyaya ng Diyos ay pinagkatiwalaan ng maraming tupa. Ang tawag po dyan ay mega church. Everybody say mega church. Pag sinabi pong mega church, yan po ay yung grabe yung crowd, grabe yung workers, grabe yung pastors, karami sa loob ng church. Na ang ibig sabihin, kung ang kapasidad ng ipinagawang church ng pastor ay nasa 20,000, lampas pa po dyan yung mga inilalagay ng Diyos na kaluluwa apaw hanggang sa labas ng church. In other words, doble. Kaya ang nangyayari po, nagpapatayo pa ng mas malaking building unang church ang pastor para po magkasya ang mga kaluluwa sa loob ng church. Kaya nga po mega church, sapagkat maraming kaluluwa ang pumapasok sa loob ng church. Marami po ba kayong mga kilala na mga mega churches? Dito po sa ating bansa, if I'm not mistaken, ay dalawa po ang kinikilala na mega church po dito. Hindi ko po babanggitin, pero i-search nyo na lang po yan dahil po mayroon po tayong gagawin na mensahe ngayong hapong ito. Dahil po mayroong isang mega church na nagtuturo ng mali at ito ang i-expose natin ngayong hapon. Sa Nigeria, kung di po ako nagkakamali, tatlo ang mega church po doon. Hindi po kilalang kilala ang Nigeria. Pero alam niyo po ba ay unti-unti pong bumubulusok pataas. Meron pa lang pagbulusok pataas. Hindi lang po palang pagbulusok pababa. Bumubulusok po pataas na nakikilala po ang bayan o bansang Nigeria. Maging ang Africa, meron din pong mega church. At kung hindi ako nagkakamali, yung akin pong kapatid na si Pastor Lito ay meron po siyang pinapakinggan na pastor na galing po at nakatira sa bansang Africa.
And then, sa Amerika, mayroon din po. Sa Korea, mayroon din po. Ngayon sa China, na isang communist country, ay meron na rin pong mega church. So, ang ibig sabihin po, biyaya ng Diyos na maging isang mega church ang hinahawakan ng isang pastor. At alam nyo po, mga kapatid sa Panginoon, ay kung ikaw mismo bilang leader ang pahawakin ng ganitong klase, katindi, kalaki, kalawak ng isang church, mga kapatid sa Panginoon, siguro po ay sobra ang saya mo. Sobra ang joy na mararamdaman mo dahil hindi ka na maghahanap ng kaluluwa. Nandiyan na po pumapasok sa loob ng church. Na ang ibig sabihin, grabe ang pagtitiwala ng Diyos sa church na ito. Naririyan pa po ba kayo? Yung trust ng Diyos ay ganun na lang sa church na ito. Kaya minsan sa isang pagwe-welcome po nila sa loob ng church, almost hundreds of people. Pinakamababa na po yung 50 katao bawat araw. Sunday service po yan. Sa isang araw, Sunday service, mababa na po ang 50 kataong naakay sa loob ng church. Whew! Napakagrabe. Gusto niyo po ba ng ganon at maging ganon ang church natin? Maging mega church ang God of Truth Christian Church? Everybody say amen? At ikaw ngayon na nasa ibang church, gusto mo ba na maging ganito ang church mo? Kayo po na nananalangin na magkaroon ng church, gusto mo ba na maging ganun din ang church na ibibigay sa iyo ng Panginoon? Yan sa mga worker ng Panginoon sa God of Truth Christian Church na nananalangin na gusto niya magkaroon ng sariling church, gusto mo ba na magkaroon ka ng ganito kalawa, kalaki, katindi na mega church? Hindi po masamang mangarap, hindi po masama na tayo po'y manalangin na magkaroon ng tinatawag na mega church. But always remember, I say it again, I always remember, ang pagiging malaki na ipinagkakatiwala ng Diyos sa bawat pastor, sa bawat leader, ay hindi po ganon kadali na hawakan. Iba po yung part na masaya na mayroon kang mega church. Iba naman po yung part na mahirap i-handle ang church. Dahil normal na maging masaya kapag mayroon kang mega church. Pero mayroon pong hindi normal pagdating sa paghawak ng mega church. Naririyan pa po ba kayo? Nasusundan niyo po. Bakit? Sapagkat dumarating yung time na habang tumataas, lumalaki, nagkakaroon ng kaalaman ang church. Katulad ng pastor na tumataas ang antas ng knowledge habang siya humahawak ng church, ang hindi po nagiging normal ay yung habang tumataas ang kanyang kaalaman sa paghawak ng church, ay kasabay din po na umaangat ang kanyang sarili.
naririyang pa po bang lahat? Tumataas ang kaalaman, lumalawak ang church, sumasabay din sa pagtaas ang sarili. At yun po ay hindi normal na nangyayari sa loob ng church. Dapat habang tumataas ang antas, ang level ng kaalaman ng pastor o ng church, doon naman po dapat bumababa, pababa ang nangyayari sa sarili ng isang pastor. Hindi po sumasabay sa pagtaas ng level ng kanya pong kaalaman ang sarili niya. Kundi ang sarili niya, na damor siya'y nagkakaroon ng kaalaman pataas, damor naman ang sarili niya ay ibinababa niya. So kapag ganun po ang nangyari, na sumasabay ang sarili ng pastor, ang mga leaders, sa kaalaman niya pataas, hindi na po ito normal. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat nagkakaroon po ng tinatawag na misinterpretation sa Word of God. Nandiyan pa po ba ang lahat? Nagkakaroon ng misinterpretation sapagkat kapag isinama mo ang sarili mo sa pagtaas sa kaalaman mo, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na personal meaning, personal opinion sa Word of God dahil nakatuon ka sa level ng iyong kaalaman. I am not saying na masama ang mataas, ang antas ng kaalaman. Naririyan pa po ba kayo? Dahil kung gagamitin natin ito, ay isang napakagandang tool. Pero, once na ikaw ay nawala dito, sa knowledge na umangat sa buhay mo, at ang isip mo ay gumawa ng sariling interpretasyon, conclusion, and opinion, doon na po nagkakaroon ng misinterpretation. Look at this. One na pinaka nangyari sa kasaysayan na mayroong pinamumunuan sa langit ay walang iba kundi si Lucifer. Si Lucifer po, mga kapatid, hawak niya ang music ministry. And not only that, siya po ay reflectorize. Pag sinabi pong reflectorize, yung liwanag ng Diyos ipapatama muna sa kanya, and then magre-reflect po ito sa mga anghel. Hindi po dumedirekta ang liwanag ng Diyos sa mga anghel dahil po hindi kakayanin ng mga anghel ang liwanag ng Diyos. Dadaan muna po yon kay Lucifer and then papunta sa mga anghel. Kaya po, yung Lucifer ay nahahati po yan sa dalawang salita. Yung Lucy and then Fair. Pag sinabing Lucy, Lucy means light, and then yung Fair means reflectorize. So ang ibig sabihin, siya po yung tatamaan ng light and then pupunta sa mga anghel. Whew! Can you imagine? Sino po ang gusto maging si Lucifer? Diyan pa po ba kayo? Uy, walang masama sa Lucifer na salita, na word. Ano kayo? Porkit nabanggit yung Lucifer, kinabit nyo kaagad kay Satanas. Hindi po. Napakaganda po ng Lucifer na pangalan. Lucy means light. Fair means reflectorize, tagadala.
Ganun po katindi ang posisyon ni Lucifer, na ang kanyang pinamamahalaan ay ang liwanag ng Diyos bago dumating sa mga anghel. At tumitingin sa kanyang mga anghel para ang liwanag ng Diyos ay makita, matitigan ng mga anghel. Can you imagine? Dahil hindi kayang titigan ng sinumang nilalang ang mismong Diyos na lumikha sa kanila. So it is a great privilege na si Lucifer, siya ang pinagkatiwalaang makahawak ng ganong klaseng posisyon. Naririyan pa po ba kayo? Ngunit isang araw, ang sabi po ng Bible sa verse 13, dahil dalawang beses po ito binanggit po na paulit-ulit, ang sabi niya, palagi mong sinasabi, aakyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, itatayo ko ang aking luklukan, uupo ako sa ibabaw ng bundok sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. Verse 14, aakyat ako, ilang beses na po? Dalawa. In other words, ipinagpipilitan ni Lucifer na aakyat siya. Number one, isa sa mga bagay na kung bakit po sumuway si Lucifer, nagkasala si Lucifer, dahil po, mga kapatid, hindi siya nakontento kung ano ang mayroon siyang posisyon. Naririyan pa po ang lahat. Huwag po kayong bibitaw. Hindi na kontento si Lucifer sa sarili niyang posisyon. Na yun ay isa na sa pinaka-the best na posisyon sa langit. Pero hindi po siya nakontento sa kanyang posisyon. Alam niyo po ba kung bakit maraming mga malalaking church nag-i-split, nagkakahati-hati? Hindi ko po sinasabing lahat, pero ito po ang isa sa dahilan. Alam niyo kung bakit nagkakahati-hati? Yung mga church na malalaki, dahil yung ibang pastor hindi na po kontento sa kanilang posisyon. Gustong agawin at higitan ang posisyon ng kanyang head pastor. Pag-aaralin ng head pastor yung pastor sa Bible school. Pagbalik, pagka-graduate nung pastor na pinag-aral ng head pastor, kung gaano kataas ang kanyang pinag-aralan, ganun din kataas ang sarili niya. Kaya anong iisipin niya? Mas magaling pa ako sa pastor ko. Dapat hindi siya ang nandyan. Ako dapat ang naririyan. Kaya ang nangyayari po, ini-evangelize yung mga attender, ginagapang yung mga worker para sila ay humiwalay sa kanilang pastor. Kaya po mag-iingat po tayo kapag tayo po ay marami ng alam.
Dapat kung ikaw ay mataas ang kalaman, ang sarili mo ay dapat mababa lamang. Dahil makakatulad po tayo kay Lucifer na darating ang panahon na aakyatin mo ang posisyon na hindi pa dapat para sa iyo. Ganun din ang leaders. Leader ng choir, leader ng evangelism, leader ng music ministry. Kung hindi mo pa time na ikaw ay mailagay sa isang posisyon, huwag mong laging sinasabi sa sarili mo na dapat ikaw ang naririyan dahil mas magaling ka pa kaysa doon sa nakaposisyon. Don't do that. Hindi ka si Lucifer. Ang dami nating pagmamanahan, mga kapatid, huwag kang magmamana kay Lucifer. Kaya once na dumating sa sarili mo na lagi mong gustong umagaw ng posisyon, kailangan pong mag-change ka ng mindset mo. Dahil hindi makakabuti sa sarili mo yung lagi kang aagaw ng posisyon na hindi ka pa inilalagay doon. Everybody say amen. Kung hindi ka pa dapat maging choir leader, huwag mo munang puntahan at posisyonan. Kung hindi mo pa kailangan at hindi pa sinasabi ng pastor na hindi ka pa pwede sa isang posisyon na yan, huwag mong ipagpilitan. Dahil hindi ikaw mismo ang pipili ng gusto mo. Dahil mayroong namumuno upang sabihin sa'yo na yan ang posisyon mo. Naririyan pa po ba kayo, mga kapatid? Kaya ito po ang una na nangyari kung bakit bumagsak si Lucifer. And then pangalawa, mga kapatid, sa Panginoon. Ang sabi po doon, yung sinabing aakyat siya sa ibabaw ng bituin, ang ibig sabihin po yung kaningningan, liwanag ng Diyos, ay hihigitan niya pa. Ang ibig sabihin, hihigitan niya ang Diyos. Hindi lang po niya aagawin at pupuntahan, aakyatin ang posisyon ng Diyos, kundi hihigitan niya pa. Na ang ibig sabihin, kung hihigitan, yung mga dati na binabanggit at mga rules, mga batas na pinatutupad, ay hihigitan niya rin. Babaguhin niya. Dahil mas mataas na siya kung makarating siya doon. Kaya ang sabi, verse 13 pa rin, uupo ako sa ibabaw ng bundok sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos, na kung saan doon ibinibigay ang mga rules. Ang mga kailangan ipatupad na dapat sundin sa kaharian ng Diyos. Babaguhin niya. Verse 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga alapaap, papantayan ko ang kataas-taasan. Pag nasa ibabaw ka ng ulap, mas mataas ka na. Hindi mo lang siya napantayan, nataasan mo pa siya. Kaya maraming magbabago kapag siya ang siyang nakaupo na sa luklukan ng Diyos. Kaya napaka-danger sa bawat leader, sa mga pastor,
na nagkakaroon ng mga degree, doctor of divinity, doctor, etc. ng lahat ng mga doktor, kulang na lang po maging veterinaryo ka. At maging doktor ng internal at saka external, lahat na lang ikinabit mo sa sarili mo. Wala pong masama sa knowledge. Walang masama sa formal knowledge. Walang masama sa Bible school dahil tayo rin po ay nakapag-aral sa Bible school. But one thing for sure, na kapag ito ang naging dahilan para iniangat mo ang sarili mo sa mas mataas na posisyon na hindi naman dapat nating abutin, tandaan po natin, magbabago ang lahat ng pananaw mo. Kaya nga po mayroong mega church dito sa ating bansa na nagtuturo na okay lang na magpatato ka kahit saan sa mukha mo, para yan daw po ang pwedeng maging isang paraan para maakay ang tao, ang kabataan sa Diyos. That is not correct. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Binanggit ko na kay, tinanong ko na kay Pastor Ronald yun eh. Gusto kong banggitin. Hindi ko babanggitin yung church, yung pastor lang. Dahil hindi po, walang kinalaman ng church. Hindi po pangkabuuan ang maling binanggit niya, kundi siya lang po ang bumanggit ng mali. Nasa TikTok po yan. Kaya naman po mayroon akong kakilala. Yun, ang ginawa, pagkatapos marinig, ang dami ng tato sa katawan na pinalagay. Bakit? Dahil sa taas ng kaalaman mo, ipinantay mo yung sarili mo, hinigitan mo pa. Yung Biblia na sinabi po rito na ang templo ng Diyos ay ang katawan mo, at ang sinumang sisira ng katawan na yan ay sisirain ko rin. Anong ginawa ng pastor na ito? Hinigitan po, binaliktad, na parang gusto niyang sabihin ang pagpapatato at paglalagay ng tato doon sa katawan ng tao ay mabuting bagay at hindi makakasira sa templo ng Diyos. Bigyan niyo po ako ng verse sa Bible na kailangan magtato ka. At itong magamit para sa evangelization, para maraming kaluluwa na maakay sa Panginoon. Nandiyan pa po bang lahat? Kaya wag na wag po kayong maniniwala. Yan po ay aral ni Satanas. Para ang mga kabataan po ay masira ang buhay. Yan ang ginagamit ng kaaway sa panahon ngayon. Yung mali po na aral na ginagamit ng ibang pastor na bulaan, wag na wag po kayong maniniwala. Sapat po ang Biblia. Hindi mo kailangan magpatato ng verse sa ulo mo, sa katawan mo para mag-evangelize. Sapat po ang salita po ng Diyos. Para po pag ipinangaral ito ng mga lingkod ng Diyos, pag ito'y tinanggap ng maraming kaluluwa, tiyak maliligtas ang kanilang kaluluwa. Everybody say amen. Kaya kung ito man ay makarating sa pastor na yon, magbago ka na ng mindset. Kahit hindi pa ganun kalaki ang church namin, tatak pa lang ng church namin, God of Truth. Kaya rito walang pinipili, pastor ka man, bishop ka man, kailangan mo makinig ng salita ng Diyos. Dahil dito po, iniiwasan po natin na magturo tayo ng mali. Dahil nga po, God of Truth. Naririyan pa po ba kayo? Wag na wag po kayong magpapatato para lang sabihin na Kristiyano ako. Ilalagay mo si Jesus Christ dito. Eh kahit po yung cross sa mukha mo ay mailagay dyan at ipatato mo, mga kapatid, wala pa rin pong effect yun sa evangelization.
Dahil pwedeng dumating ang time, mayroon kang ang cross dito, may Jesus Christ nga mukha mo. Pero addict ka naman. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng mataas na kaalaman ng mga degree para iligaw natin ang kaluluwa, ang mga tupa. Mayroon pang isa, if I'm not mistaken, sa Africa. Saan ka nakakita, natuturuan mo ang iyong mga tupa na kumain ng damo. Nasasabihin ng attender, pag kumain ng damo, para siyang nakakain ng masarap na pagkain. How can you imagine that, my brothers and sisters? Na-search ko po yung kanyang pangalan, na-search ko po yung kanyang pinag-aralan. Sa Bible school naman po siya nag-aral. Pero hindi ko po lubos maisip na saang Bible school yun na tinuturo at dapat ituro na pagkatapos niyang mangaral sa loob ng church, dadalhin niyang kanyang attender sa labas ng church at pakakainin niya ng damo. Pag mataas ka na, gumagawa ka na ng sarili mong rule. Pag mataas ka na, gumagawa ka na ng sarili mong opinion, ng batas, na wala na po sa kalooban po ng Diyos. Kaya pag mayroon po kayong mga workers na nag-uumpisa pa lang na maglingkod sa Panginoon, kapag ganyan na ang mindset, dapat po hindi nyo po at hindi natin pinababayaan. Ang Word of God nagre-rebuke. Ang Word of God nagtuturo. Ang Word of God nagpapalakas. Kaya tatandaan natin mga worker, kapag kayo po ipinapayuhan, hindi lang po yan para kayo ay palaguin. Mayroon pong time, kailangan po tayong i-rebuke. At yung mga tao, yung mga worker na ayaw magpa-rebuke, tandaan nyo po, nasa isang baitang ka na, na nagiging kaugali mo na si Lucifer. Yung hindi ka na tumatanggap ng payo, at yan ang nangyari kay Lucifer. Hindi na siya tumatanggap kung ano ang umiiral na kalooban sa langit. Nagmula sa kanyang isip na buo sa kanyang isipan na siya'y umakyat at higitan ang Diyos. Ang ibig sabihin, ayaw niya nang tumanggap, ayaw niya nang sundin kung ano ang rules sa langit. Pag may ganyang worker, isa lang ang ibig sabihin po niyan, na-a-adapt niya ang karakter ni Lucifer nung time na si Lucifer ay nag-iisip na higitan ang Diyos. Kaya dapat po sa mga churches po, mga kapatid, lalo na kapag lumalaki na nang lumalaki, magkaroon po kayo ng pag-aaral. Magkaroon po kayo ng pagtuturo sa mga worker ng Panginoon. Kapag ang inyong worker nasa 50 na 20, papunta sa 100, kailangan po na kayo'y magturo. Dahil yung iba po dyan ay malilikot na po ang mga pag-iisip niyan. Lalo na kung galing po sa karunungan at may pinag-aralan, marami na pong naiisip yan. Na mas magaling siya, mas may alam siya, hindi na siya kailangan sabihan, hindi na kailangan turuan, kasi matagal na ako sa gawain, eh kasi 20 taon na ako sa pananampalataya. I don't care. Kahit ilang taon ka pa, kahit lahat ng Bible school, eh, pinasukan mo at graduate ka at dami mong diploma. Basta nasa loob ka ng church at hindi ikaw ang head pastor ng church, kailangan mo
magpasakop at sumunod sa head pastor. Kaya nga po lagi kong inuulit, kung ayaw mo magpasakop, manalangin ka sa Lord, bigyan ka ni Lord ng church para ikaw na magpasunod. Nagbibigyan pa po ba kayo? Ganun lang po kasimple. Kaya po, wag po tayong didikit-dikit sa pastor kung ang kinalalabasan lang po ay hindi ka marunong sumunod at ayaw mo siyang sundin. Nandiyan pa po ba? Kaya naalala ko po yung isang pastor namin na kakilala. Ang sabi po ng, kasi nagkaroon po siya ng matinding pagsubok kung sino pa po yung kanyang mga kasama, nung time na may sakit siya, doon siya iniwanan. Grabe ang kanyang depression, grabe ang kanyang stress. Kaya nung makausap siya ng isang pastor na kaibigan niya, ang sabi niya, hindi ka mamamatay dahil sa nangyari sa iyong hospital ka. Mamamatay ka ng dahil sa mga kasama mo. Kaya mag-iingat po kayo na mga pastor. Hindi ko po sinasabing lahat, ha? Don't misinterpret me. Hindi ko lahat sinasabi na lahat ng dumidikit sa inyo ay hindi sumusunod. Pero mag-ingat po tayong mga pastor. Hindi lahat ng dumidikit sa atin at nagsasabi ng mga magagandang mga salita ay ipagtatanggol ka pagdating ng araw. Yan pa po ang huhugot ng kutsilyo para yan po ang pumatay at sumaksak sa iyo sa likod mo. Tingnan niyo po si Lucifer, pinagkatiwalaan malapit sa Diyos, pero siya po yung unang nag-traitor sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Mabigat po ba yung binabanggit ko? Sa mga worker po kasi ito, maturity segment. Kaya yung mga baguhan po, mabuti na lang po kayo ay nakapanood ngayon. Para po kayo rin ay lumago. Magamit kayo ng Panginoon na dumating ang time, hindi po tayo nagmamataas. Gamitin man po tayo ng Panginoon, lagi po tayong nagpapakumbaba habang tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman sa Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Everybody say amen. Naalala niyo po yung talk ni Pastor Ronald na may binanggit siya ng isang kawayan habang tumataas, dumarating yung time, bumababa. That is yan po'y the best na example. One of the best example ng humility, ng pagpapakumbaba at hindi pagmamataas. Pag ikaw ay nagkaroon ng kalaman, pumailan lang ka pataas, kailangan dumating yung time na habang tumataas ka, bumaba ka. Habang ikaw ay nagkakaroon ng kaalaman, ng knowledge, bumababa ka. Alam niyo po ba kung bakit ganon? Isa sa mga dinadaanan ng bagyo na hindi po natutumba, hindi nawawasak. Alam niyo po kung ano? Isa po yan yung kawayan. Dahil naranasan ko nung time ng Yolanda, yung mga kawayan namin, ilan lang po ang nasira sa kanila. Ang nasira lang po yung nanatiling nakataas, yung nakatuwid na ganon. Wasak po yun. Pero yung mga nakalubay, nakababa, never pong natanggal, never pong nawasak, never pong nilipad, never pong nabiak. Bakit? Hindi masyadong apektado. Hallelujah! Amen! Ganyan po
yung nagpapakumbaba, hindi nagmamataas. Hindi masyadong apektado kung ano man ng bagyong dumarating sa buhay niya. Ito pa po, my last message and last example. Alam niyo po ba yung palay? Ito po yung susunod natin sa Thursday na ating pong tatalakayin. Kasi si-series po natin to. Alam niyo po yung palay? Kapag wala pa po siyang bunga, lahat po yan nakatindig. Tindig na tindig po yan. Tataas po yan hanggang sa pinaka haba ng kanyang katawan, nakatindig po yan. Pero once yan po'y namunga, at yung kanya pong bunga, yung palay, magkaroon ng laman, dahil sa isa pong sanga ng isang palay, marami po yan nagkakaroon po ng palay at makikita mo maraming bunga. At ang mangyayari po yan, habang nagkakalaman, yung mga palay, unti-unti po yang bumababa. Kaya makikita nyo po, pag pumunta kayo sa palayan, kapag yung mga bunga po may laman na, bigla po yang bumababa. Ching! O may sound pa po ah. Ching! Dapat ganun tayo. Habang meron tayong nadadagdag na kaalaman, doon po tayo lalong nagpapakababa. Amen. Habang maraming bunga, nagkakaroon tayo ng mga bunga, ng knowledge sa buhay natin, mas lalo po dapat tayong bumababa. Kaya pagdating po ng bagyo, isa rin po ang palay ang hindi masyadong naapektuhan. Bakit? Mababa po siya. Kahit anong area sa buhay natin, kahit tayo po yung mga attender, dapat ganito. Ang prinsipyo natin sa buhay, habang tayo'y nagkakaroon ng kaalaman, doon naman tayo lalong nagpapakababa. Everybody say amen. Kaya yung mga mayayabang na pastor na nandyan sa mga churches, walang kwentang kaalaman mo kung mayabang ka't mataas ka. Huwag mong dinidebate yung mga kasama mo porket galing ka sa Bible school. Huwag mong sasabihin na hindi bagay sa'yo maging leader ka kasi wala kang alam. Huwag ka dyan, hindi ka naman kailangan maging head pastor kasi hindi ka nakapag-aral ng Bible school. Hindi ka dapat tawagin na pastor. Dapat hindi ka dyan, dapat ako dyan. Habang binabanggit mo yan, nakahanda na ang hatol ng Diyos sa'yo. Huwag mong hintayin dumating yon. Kaya kailangan ikaw na pastor na marami kang kaalaman, nadagdagan, inilagay ng Diyos ang biyaya sa buhay mo, magpakumbaba ka. Huwag kang magmamataas sa pastor mo. Huwag kang magmamataas at magmamayabang sa head pastor mo. Dahil siya ang inilagay dyan ng Diyos, hindi ikaw. Hintayin mo ang panahon mo. Everybody say, amen. Sabi nga po ni San Pablo, mga kapatid, akong si Pablo, na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo ay nakikiusap sa inyo. Alang-alang sa kahabagang loob at kabutihan ni Kristo, isinasamo kong huwag sana ninyo akong piliting magsalita ng mabigat. Gaya ng gagawin ko sa mga nagsasabing ako'y namumuhay ayon sa laman. Nang ibig sabihin, nakikita niya po kasi
sa mga taong nagkaroon ng kaalaman sa Korinto na sila po'y grabe ng pagmamataas sa kanilang kalagayan sa buhay. At ang akala po nung iba, sila'y spiritual man na. At yung iba naman ay hindi naman talaga nasa spiritual, pero ganun na sila kataas. Kaya sabi ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 10, ito po, binanggit niya ang mga bagay na ito para hindi siya magyabang, kundi para ilagay sa kababaan ang kanyang mga inaalagaan. Mga Kristiyano na kung saan ay na born again, nagkaroon ng pananampalataya dahil sa gospel na ipinangaral ni Pablo. Verse 4, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at makapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. At kung lubusan na kayong tumalima, nahahanda akong parusahan ang lahat ng sumusuway. Dahil ayaw ni Pablo na mangyaring nagmamataas sa Diyos, kaya nagbibigkas ng mga mabibigat na salita si Pablo. Minsan po kasi kailangan natin ng mabigat na salita para matuto tayong magpakumbaba. Naririyan pa po bang lahat? Kaya tayo na mga worker sa loob ng church, huwag natin laging sasabihin na pabor lamang sa atin lagi yung sasabihin ng pastor. May time na kailangan pong tayo po ay i-rebuke ng mga salitang matatalas, mabibigat, para matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sino po ang handang magpakumbaba? Taas ang kamay. Sino po sa inyo dyan ang gustong maging si Lucifer? Taas ang kamay. O ba't takot na takot kayo lagi pag binabanggit yung Lucifer? Saka po natin yung tatalakayin kasi nakaseries po tayo. Ito lang po ay yung pauna, introduction po, na kung saan ay kaya bumagsak at pinarusahan si Lucifer dahil po ito ang kanyang ginawa sa buhay niya. Napakalaking opportunity pinakawalan. Kaya lahat ng leaders and pastors, anuman yung oportunidad na dumating sa atin, habang tayo nagkakaroon ng kaalaman, habang tayo bumubunga, habang tayo'y lumalawak, doon nating dalhin ang sarili natin na nagpapakumbaba. Everybody say, Amen. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagre-rebuke sa bawat isa sa amin. Sa iyong mga salita na nagtuturo, sa iyong mga salita na nagpapayo, sa iyong mga salita na nag-aayos ng aming mga buhay. Ipinapaubaya namin sa iyo ang pagsasaayos sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita, pagtanggap at pagsunod sa iyong kalooban. Ang lahat ng mga naririto sumusubaybay o Diyos, dalangin po namin na magkaroon ng spirit of obedience sa iyong mga salita. At dalangin po namin na habang sila po ay nagkakaroon ng kaalaman, doon naman po ay bumababa ang aming mga sarili upang sabihin namin sa iyo na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang at wala ng iba pa. Nagpapasalamat kami sa revelasyong ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin ngayong hapon. Ito po ay magdadala sa amin upang kami tumibay, upang kami magpakumbaba,
upang kami, O Diyos, ay maging matatag sa aming paglilingkod, sa aming panawagan sa iyo, O Diyos. At inaangkin namin na ang mga bagay na amin pong gagawin, ang mga bagay po na amin pong susundin, ito po ay para lamang sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Pagpalain po ang kanilang mga churches. Pagpalain mo, Diyos, ang kanila pong mga buhay. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga head pastors. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga leaders, ang choir, ang mga leader ng evangelism. Dalangin po namin, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa kanila. In Jesus' name of Nazareth, palakasin ang kanilang buhay. In Jesus' name. At dalangin din po namin this coming Friday sa visitation na gagawin po namin sa Bulacan, Chaung, Quezon. Pabayaan mo po na ikaw ang dumalaw sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin na sila po ay mabigyan ng karanasang galing sa iyo. Maging ang visitation po dito sa Uugong, dalangin po namin sa Saturday ay magkaroon ng tagumpay. Marami kang kausapin at muling manumbalik sa iyong banal na harapan. Maging ang get together ng mga workers ng Panginoon ng God of Truth Christian Church, ito po ang maging daan upang magkaroon ng closeness ang bawat isa at magkaroon ng kapanatagan, magkaroon ng unity, magkaroon ng pag-ibig, magkaroon ng pagkakaisa patungkol sa pananampalataya. Maging ang mga churches, ano man ang kanilang mga ginagawa para magpalakas, para magkaroon ng unity at pag-ibig sa kanilang mga church, dalangin po namin na samahan mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. At dalangin namin na tanging ang kalooban mo lamang ang maganap at maghari. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at kayo po'y binabati ko po ng masaya, pinagpalang hapon po sa inyong mga buhay. Maraming salamat po. Mamaya, abangan nyo po ang programa ni Sister Mary San Juan. Yan po ay magsisimula ng 7 o'clock. At minsan po ay 7:30, huwag po kayo mag-alala dahil po isishare po namin kagad yung ating pong mga gagawin na mga programa. Amen? At abangan nyo po ang inyong bagong lingkod na maghahayag ng mabuting balita this coming Thursday, 6:30 p.m. Our sister in Christ. Hallelujah. Sister Perlita. Ayan, maghahayag po siya ng kabutihan ng Diyos. At ang programa niya po ay Jesus Lovers of My Soul. Salamat po sa Panginoon. Makita-kita po muli tayong lahat sa maturity segment this coming Thursday. God bless us all. Let us share our live streaming. Pakiusap po namin sa inyo in behalf of our head pastor, Pastor Ronald. Lahat po ng mga sumusubaybay, tayo po ay magkaisa sa bawat account po natin. Magtag po tayo, magmention po tayo, at tayo po ay magshare ng live streaming habang tayo po ay nakikinig. Ang ibig sabihin po niyan ay full force po tayo tuwing tayo po ay nakikinig at nanonood ng mga live streaming. Salamat po. God bless us all.